para sa mga dayuhan at mga turista. Sa tuwing maririnig nila ang salitang Pilipinas o ang bansang Pilipinas, ay unang papasok sa kanilang mga isipan ay ang mga magigilaw na mga Pilipino, mga nagagandahang white sand beaches at pang world class na mga tanawin. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, pero malamang alam na alam ng mga Pilipino, ang Pilipinas ay may itinatagong mga lugar na dapat iwasan hindi na lamang ng mga dayuhan, kundi pati mga mismong mamamayan nito. Mula sa mga lugar na talamakang nakawan, kidnapan, karahasan, kriminalidad, hanggang sa mga lugar na nagiging kontrolado ng mga terorista. Sa maniwala kayo't sa hindi, isa ang Pilipinas sa buong mundo na may pang world class na ganda. Pero alam nyo ba na nangunguna din ang Pilipinas pagdating sa terorismo sa Southeast Asia? Gaano nga ba kaligtas mamasyal sa Pilipinas ngayon? Ano-ano nga bang lugar sa Pilipinas ang mga dapat iwasan at lubhang delikadong puntahan? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo akong libutin ang buong bansa upang alamin ang mga pinakadelikadong lugar sa Pilipinas na hanggat maaari ay dapat mong iwasan. Una sa ating listahan, Maynila. Huwag na tayong lalayo pa dahil maging ang sentro at kapitolyo ng Pilipinas ay may tuturing na isa sa pinakadelikadong lugar sa bansa. May tuturing ang Maynila bilang pinakamaingay at pinakamagulong lugar sa Pilipinas. Sa pangkalahatan, ligtas naman ang mga turista sa Maynila dahil karamihan at kadalasan. Bago pa man makarating ang mga turista sa kanilang pinakapupuntahan ay dito muna sila sa Maynila lalapag at nagiging pinaka-gateway nila patungo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Subalit, kagaya din ng ibang mga syudad sa ibang bansa, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nangyayari ang mga bagay na naaayon sa kagustuhan mo. Ang mga dayuhan na madalas nagiging target ng mga kidnapper, magnanakaw, scammer at mandurukot bukod pa sa mga lokal. Dapat din maging alerto sa pagsapit ng gabi lalo na kung ikaw ay sasakay ng mga pampublikong sasakyan. Normal din sa Maynila na masangkot ka sa mga away sa kanto, nagkainit ang mga driver sa lansangan at kung ano-ano pa. Halimbawa na rin sa MRT at sa mga jeep na pugad ng mga may masamang loob. Para naman sa mga dayuhan, talamak ang panluloko lalo na sa mga lugar kung saan sila magpapapalit ng kanilang mga pera dahil madalas ay hindi sakto ang ibinibigay sa kanilang palit. Pangalawa sa ating listahan, Cebu. Ang Cebu ay tinaguri ang Queen City of the South at siya ring pinakamayamang probinsya sa Pilipinas sa loob ng halos anim na magkakasunod na taon, habang pang-anim naman ito sa pinakamayamang lungsod sa Pilipinas para sa taong ito. Tulad din ng Maynila, ang Cebu ay may tuturing din na sentro ng lahat ng mga kaganapan sa Pilipinas. Bukod sa mandurukot at magnanakaw na nasa mga kalsada lamang, talamak din ang korupsyon, panluloko at ang ipinagbabawal na gamot sa probinsyang ito. Madalas din na nagiging target ang mga dayuhan lalo na sa pakikipagtransaksyon ng ipinagbabawal na gamot. Mahirap man at hindi katanggap-tanggap, nagiging pugad ng mga kawatan sa Cebu ang mga matataong lugar, downtown at mga pantalan. Gayunpaman, hindi naman matatawaran ang ganda ng Cebu mula sa mga Cebuano at Cebuana hanggang sa kanilang mga pang world class na tanawin at masasarap na pagkain. Kaya hindi mo din naman masisisi ang marami kung sadyang naakit sila na bisitahin ang Cebu. Pangatlo sa ating listahan, Quezon City. Ang lungsod na ito ay ang pangalawa sa pinakamayamang lungsod sa Pilipinas para sa taong ito. Ito rin ang pinakamalaking syudad sa Pilipinas na may populasyon na humigit kumulang sa 2.7 milyon katao. Kaakibat na malaking populasyon na ito ay ang mataas din na antas ng kriminalidad sa lungsod. Subalit gayunpaman, popular pa din itong puntahan ng mga turistang dayuhan at ng mga taga-probinsyang nakikipagsapalaran. Hanggat maaari ay umiwas ka sa mga delikadong lugar sa lungsod, iwasan din ang paglalakad ng gabi ng mag-isa, lalo na sa mga lugar na wala gaanong ilaw at hindi ka pamilyar. Kung sasakay naman ang taxi, siguruhin ang sasakyan ay legal at nakarehistro. Bago ka man sumakay, siguraduhin din na napag-usapan na ang magiging kabayaran o pamasahe depende sa destinasyon ng iyong pupuntahan. Ang mga pampublikong sasakyan ay pugad din ng mga mandurukot at magnanakaw, kaya dapat na maging alerto sa mga bagay o gamit na bitbit mo at hanggat maaari ay huwag na lang magsuot o magdala ng mga mamahaling mga bagay.
Ang mga street gangs o mga organisasyon ay isa rin sa pinoproblema ng Pilipinas, partikular na sa Quezon City, mula sa grupo ng mga kabataan, nakakatanda, hanggang sa mga kababaihan. Para sa mga kababaihan naman, dapat din na maging mas maingat dahil talamak din ang mga taong sabik sa laman na walang pinipiling lugar at okasyon, lalo na pagkagat ng dilim. Pangapat sa ating listahan, probinsya ng Hulo. Ang Hulo sa Sulu ay maituturing na isa sa pinakadelikadong lugar sa Pilipinas. Ang maliit na isla na ito sa karagatan ng Sulu ay kadalasang ginagawang pugad at tambayan ng mga Abu Sayyaf. Talamak sa lugar ang mga insidente ng kidnap for ransom. Hindi na lamang sa mga dayuhan dahil bumibiktima din sila ng mga lokal na turista. Ayon sa mga ulat, mismo ang mga lokal na opisyal ng isla na siyang namamahala sa lugar ay pinagkikibit-balikat lamang ang ganitong mga gawain, tila nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Karamihan pa umano sa kanila ay sila pang mga nangunguna pagdating sa pagpapalaganap ng karahasan at napapabalita pang kasabwat sila ng mga kidnapper at nakikihati sa nagiging ransom ng kanilang biktima. Dahil sa ang Hulo ay isang maliit lamang na isla, kadalasan ay gumagamit ng mga speedboat ang mga tulisan upang maitakas ng mabilis ang kanilang mga biktima. Noong April 23, 2000, isang grupo ng Abu Sayyaf ang kumubkob sa isang Malaysian resort island ng Sidapan kung saan dinukot nila ang nasa 21 katao, kabilang sa mga ito ay Germany, France, Finland at South Africa. Ibinalik sila sa isla kapalit ng $25 million o halos 2.2 billion pesos bilang ransom money. Panglima sa ating listahan, Basilan. Ang Basilan ay ang pinakamalaking isla sa Sulu Archipelago. Sa silangan lamang ito ng Hulo. Pinaniniwalaan na isa din ito sa mga nagiging pugad ng mga Abu Sayyaf. Sa mga nagdaang taon, laganap ang kaguluhan sa lugar at hindi ito matahimik. Kaya naman lagi itong pinababantayan ng gobyerno upang masigurong maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Pinapanatili dito ang pwersa ng militar upang mas bantayan ang lugar. Noong taong 2001, 5 mga dinukot ang namatay sa isang insidente kung saan umabot ang balita sa ibang bansa. Tinawag itong Dos Palmas Kidnappings. Nasa 20 mga sundalong Pilipino din ang namatay sa kasagsagan ng pakikipagtransaksyon nila sa mga tulisan. Bukod sa 5 mga bihag na namatay ay nakapagligtas naman sila ng nasa 20 katao. Hindi na bago sa Basilan ng mga kabi-kabilang engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at puwersang militar ng gobyerno. Ang islang ito ay maaaring isang paraiso para sa mga turista, dayuhan man o lokal. Subalit sa likod ng kaakit-akit na ganda nito ay ang panganib na maaaring maranasan ng sinuman sa oras na makarating ka dito. Kadalasan sa mga bisitang pumupunta sa isla, turista man, writer o reporter ay may kasamang mga private security upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pang-anim sa ating listahan, Cotabato City. Sa pangkalahatan, ang level ng kriminalidad sa Cotabato City ay mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na level. Ang level na ito ay mas lalo pang tumaas sa mga nakalipas na mga taon. Kabilang sa klase ng krimen na madalas na nangyayari sa lugar ay ang pandurukot, pagnanakaw ng sasakyan, krimen na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot, bandalismo at malawakang pagnanakaw. Hindi na din bago sa mga residente ang madalas na mga palitan ng mga bala sa iba't ibang panig ng Cotabato City. Ang engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at puwersa ng gobyerno ay madalas din sa lugar. Ang mga pagsabog ay madalas din at hindi na bago sa mga residente, lalo na sa parteng hilaga ng probinsya. Sa kabila nito, madami pa din namang mga nagagandahang mga tourist spots sa lugar at marami ding mga dayuhan ang walang takot at mas pinipiling dito manirahan, lalo na sa parteng timog. Kung nagpaplano ka na puntahan ng Cotabato ay dapat na mag-iingat sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na sa 10 oras ng gabi. Pang-7 sa ating listahan, Maguindanao. Tulad ng ibang mga probinsya sa parte ng Mindanao, kinatatakutan din ang Maguindanao dahil sa kabi-kabilang mga engkwentro ng karahasan at terorismo. Kahit ang mga mismong mga opisyal na nanunungkulan sa probinsya ay nag-aaway at nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mas malaki pang kaguluhan at sigalot. Sino ba naman ang makakalimot sa isang engkwentro noong taong 2009 kung saan nasa halos 60 ang pinatay ng dahil lamang sa away kaakibat ng paparating na local election noon. Pang-8 sa ating listahan, Marawi City.
nagsimulang mas katakutan ng Marawi noong May 23, taong 2017, kung saan naganap ang Marawi Siege. Umabot ng halos nasa 5 buwan ng kaguluhan sa nooy tahimik at napakagandang lugar ng Marawi. Noong nangyayari ang sigalot, napilitan ng mismong lokal na gobyerno na bombahin ang sarili nitong nasasakupan upang palayasin ang mga terorista na tangkang sakupin ito. Apektado ang nasa halos 400 katao na mga residente at umabot sa halos 1 bilyong dolyar ang naging pinsala sa probinsya. Bukod sa napakaraming mga sundalong nagbuwis ng buhay habang nangyayari ang gulo, nadagdagan pa ito ng mga nasa 47 mga sibilyan na napatay din sa hidwaan, ayon mismo sa inilabas na ulat ng lokal na gobyerno. Subalit sa mas malalim na pananaliksik na kanilang ginawa, hindi lamang umano nasa 47 ang mga sibilyang napatay, kundi mahigit pa sa bilang na ito. Pang-siyam sa ating listahan, Sikihor. Ang probinsyang ito ay may tuturing na paraiso para sa mga bakasyonista dahil sa kaakit-akit nitong ganda. Ang probinsya hitik sa mga white sand beaches, mga misteryosong kuweba, snorkeling spots at mga resorts. Ngunit sa kabila ng kahali-hali ng ganda ng probinsya, ang probinsya ay isa sa mga hindi gaanong binibisita ng mga turista, lokal man o dayuhan. Pinaniniwalaan kasi ang probinsya na umano'y pugad ng mga aswang at marami din ang umano'y mangkukulam sa lugar. Bukod sa magagandang tanawin sa Pilipinas, ang ating bansa ay mayaman din kasi sa mga paniniwala at kwentong bayan tungkol sa mga aswang at mangkukulam na pagala-gala umano sa probinsya ng Sikihor. Dahil dito, maraming mga tao ang takot na puntahan ang probinsya at iniiwasan ng maraming mga turista. Subalit kung susubukan mo lang napuntahan ang naturang probinsya, ay tsaka mo pa lamang malalaman na napakatahimik dito at talaga namang makapagpapahinga ka ng maayos kung ito man ang iyong sadya. Pang-10 sa ating listahan, Quezon Province. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa napakagandang mga bulubundukin at mga talampas sa Quezon? Napakaraming mga aktibidad ang maaari mong gawin sa probinsya. Nariyan ang napakagandang Mount Banahaw, mga kuweba, sapa, mga hot springs at kung ano-ano pa. Dito din ginaganap ang taunang Pahiyas Festival na talaga namang dinarayo hindi na lamang ng mga lokal na turista, kundi pati na rin ng mga dayuhan. Subalit sa kabila ng taglay nitong ganda, ang probinsya ay hitik din sa mga kwento na pugad umano ito ng mga NPA. Nagkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng ating gobyerno at ng mga rebelde noon, subalit hindi pa rin umano ligtas sa mga turista, lalo na para sa mga dayuhan, ang ilagay nila sa kanilang bucket list ang Quezon Province. Subalit sa kasalukuyan, ang insidente ng karahasan sa probinsya ay napakababa lamang at marami ding mga turista ang dinarayo ito, lalo na ang mga malalapit lamang sa syudad. Dinarayo din ng maraming mga hikers ang Mount Banahaw upang subukin ang kanilang katatagan pagdating sa mountain climbing. Ang video na ito ay walang layuning takutin ng sinuman o i-discourage ang kahit na sinong nagnanais na pasyalan ang iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Ang mga lugar na nabanggit sa ating listahan ay batay lamang sa mga dalas ng mga nangyaring karahasan sa partikular na lugar. Ang video na ito ay isa lamang uri ng pagbibigay babala upang mas mag-ingat ang sinuman na nagnanais magpunta sa mga lugar na hindi sila pamilyar, lalo na at unang beses nila ditong bibisita. Dahil mas mag-enjoy ka sa isang lugar na makapagpapahinga ka ng maayos, payapa, at higit sa lahat ay ligtas. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!